Magandang araw. Narito ang mga balita mula sa UPLB. Sentro ng wikang Filipino, itatatag muli. OPR, magiging MCO na. Bam Aquino at Thai Ambassador Tul Trisorat bumisita sa UPLB. Incoming AA Entrep students dumalo sa Entrepreneurship Bootcamp 2023. Inaprubahan na ng UPLB Executive Committee at Management Committee ang pagbabalik ng UP Sentro ng Wikang Filipino Los Baños o UPSWFLB. Pagtitibayan nito ang paggamit ng wikang Filipino sa mga gawain at komunikasyon ng universidad. Magiging mahalaga ang papel ng UPSWFLB upang mas maging abot kamay ang mga kaalaman mula sa UPLB at maparating ito sa mga Pilipino. Aprobado na rin ng UPLB ang pagsasaayos ng UPLB Office of Public Relations o OPR patungo sa UPLB Media and Communication Office o MCO. Kinikilala ng pagbabago ang mas malawak na gawaing media at komunikasyon na ginagampanan ng OPR. Pinangungunahan ng OPR ang pagpapakita sa publiko ng mga gawain ng UPLB at ang pagpapahayag ng pagkakakilanlan nito sa loob at labas ng universidad. Inaantay na lamang nito ang final approval ng UP Board of Regents. Malugod na tinanggap ng UPLB ang pagbisita ni Thai Ambassador Tul Trisorat at former Senator Bam Aquino. Pumunta sa UPLB si Thai Ambassador Tul Trisorat noong July 5. Napag-usapan nila ni Chancellor Jose Camacho Jr. kung paano pagtitibayin ang kasulukuyang samahan ng UPLB at Thailand at ang mga posibleng kolaborasyon nila sa hinaharap. Samantala, bumisita naman sa UPLB si former Senator Bam Aquino noong July 6. Sa kanyang courtesy visit kay Chancellor Camacho, napag-usapan nila ang mga inisyatiba ng UPLB upang mahikayat pa ang pagpasok sa negosyo ng mga estudyante, faculty at staff ng UPLB. Nagbigay rin siya ng maikling mensahe sa mga kalahok ng UPLB Entrepreneurship Bootcamp 2023. Kasama sa nasabing bootcamp ang mga incoming Associate in Arts in Entrepreneurship students at ilang mga individual na interesado sa pagtatayo ng mga startup at pagnenegosyo. Idinaos ng UPLB Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship ang kauna-unahang in-person entrepreneurship bootcamp noong July 3 hanggang 9 para sa mga aplikante ng Associate in Arts in Entrepreneurship Program o AA Entrep. Tinalakay sa bootcamp ang iba't ibang aspeto ng pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Pinuntahan ito ng 35 shortlisted na aplikante ng AA Entrep Program bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa darating na first semester. Dumalo rin ang ilang mga negosyante at mga faculty at staff mula sa UP Baguio na mag-a-adapt ng AA Entrep Program para sa naturang UP Constituent University. Inaprubahan ng UP Board of Regents ang proposal ng UPLB para sa AA Entrep Program noong July 2022. Una nitong tumanggap ng mga estudyante noong September 2022 at ito ang kauna-unahang associate program ng UP sa entrepreneurship. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.